All right. So, good afternoon to all of us. Luz Viminda, handa ka na ba? So, Luz Viminda stands for Luzon, Visayas, and Mindanao. So, dahil dyan, may una tayong pagbati from Roxanne Jane Liuan Masong. Good afternoon po. Okay. Hi, watching from Metro Manila from Milet Lorenza. Okay, good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating Itulay online tutorial. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Education sa tulong po ng Educational Technology Unit. All right, and today is December 2. Okay, so sa ating mga tutis na nakatutok sa mga supporters at sa mga nakatutok sa ating programa every time, maraming pong salamat at binabati ko po kayo ng bumabati ako ng maligayang Pasko in advance sa ating lahat. All right. So, ramdam niyo na ba, chuties, ang lamig ng hangin, 'di ba? Ramdam na ramdam na natin yung hanging Pasko, baga. So, dahil diyan, ipagpatuloy natin ang ating slide for this afternoon. Mm-hmm. At hindi natin na makontrol ng konti dahil diyan ay batiin muna natin yung mga kasamahan natin dyan sa Aliaga National High School at yung ating mga estudyante na talagang tutok last week sa ating discussion. Nandyan yung yung mga active learners, sina Kesil Maglasang, si Jeya Kanama, at si Maria Elena Gomez Corpus. Ayan. Last week kasi ay nireview ko yung mga active learners. So, tinignan ko talaga yung mga sumasagot simula sa simula hanggang sa ating post-test. At kita-kita talaga natin na very active sila. So, maraming salamat sa pagtutok mga anakis at sana ay magtuloy-tuloy yung ating, yung hilig sa pagtutok. Kasi, kumbaga ito yung tulong sa ating module. Kumbaga, i-ready na natin yung module natin for this afternoon at para ma-prepare yung sarili natin at magkaroon tayo ng makapag-gain tayo ng knowledge for this afternoon para sa ating programang Disciplines and Ideas in Social Sciences. So ako po si Tutor M from Schools Division of Nueva Ecija at kasama ko po sa programang ito si Tutor Shella. Subalit, ngunit data po at hindi po natin siya makakasama today sapagkat siya po ay nagpapalakas. Okay. So Tutor Shella, excited na po kami na makasama kayo sa susunod pa. For now, magpalakas po muna kayo. Okay. So siya po ay from SDO Cavite at ang ating pong programa ay tuwing alas 4:40 hanggang alas 5:20 ng hapon. So sa loob po ng 40 minutes tayo po ay magkakaroon ng masaya at makabuluhang talakayan. So, pagbati muna tayo. Good afternoon from City of Bugo Science and Arts Academy, SHS, from Ana Rose Arcipe Elorde. Okay. So, we will be discussing today the roles and significance of Filipinos indigenous social ideas to national development. So, nandito na nga tayo sa quarter 2, ano, para sa ating week 3. So, konting push na lang. Malapit na tayo magbakasyon kaya ituloy-tuloy na natin ang ating talakayan. Sabi ni James Masanggit, good afternoon po. Masanggit, 11 Humes, Aristotle, City of Bugos Science and Arts Academy. Alright, so as you can see, meron tayong banner ulit sa ating screen. So, yan ang 18-day campaign ng Philippine Commission on Women. Ang 18-day campaign na ito ay naglalayong matuldukan or mag-end ang violence against women. Okay, ang tema po ng 18-day campaign na yan ay Violence Against Women, Free Community Starts With Me. So dapat nagsisimula talaga sa atin, 'di ba? Para daw matuldukan itong violence against women kasi sabi nga natin bata pa lang dapat yung mga estudyante natin na-orient na sila. Ano ba ang role ni babae? Ano ba ang role ni lalaki? Ano ba ang role niya sa lipunan? Alright? So, the Department of Education is supporting this campaign. O yan, especially po yung ating program, nakasuporta po tayo sa campaign na ito ng Philippine Commission on Women. Well, by the way, lahat naman ahensya ng gobyerno ay kaisa sa programang ito. Nagkataon lang na ang nanguna po sa kampanyang ito ay ang Philippine Commission on Women or the PCC. So, this campaign aims to end agenda violence against women.
Alright, so at this moment, nais ko pong pasalamatan ang mga writers, ang editors ng DepEd Region 6 sapagkat diyan po halaw ang ating impormasyon gagamitin para sa hapon na ito. Alright, so at the end of this session, you should be able to number 1, identify the roles of Filipinas' indigenous social ideas to national development, kapwa or shared identity, kagandahang loob, shared humanity, and familism. Ayan, usapang pampamilya at saka yung ating mga katangian bilang isang Pilipino na naman. Yung pag-uusapan natin for this afternoon. Also, we are going to learn the significance of Filipino philosophy to national development. Alright. Okay, for our pretest, maghanda na yung ating mga tutis na nakatutok for this afternoon. Also, gusto ko pong i-shoutout si Mama Stella Bayhon from Iloilo. Yan po yung ating isang guro na talaga naman nakatutok lagi sa ating programa. Alright, for our direction, provide the concrete definition of a family. Okay, so sa mga nakatutok sa atin, magbibigay kayo ng ano ba ang definition ninyo ng pamilya, ng family. Okay, so habang naghihintay tayo, magpabati muna tayo. Good afternoon po, Tutor M, sabi ni Jaya Kanama. Good afternoon, sir, from Angie Aragon. Okay, again, magbigay kayo ng definition ng pamilya. O sige, kung nahahabaan kayo, pwede na lang natin baguhin yung direction. Pwedeng, ano yung isang word na magde-define ng family? Okay, pamilya. Kasi para kay Tutor M, ang pamilya ay foundation, pundasyon. Kasi di ba kasabi natin, family is the smallest unit of society. So, ang pamilya talaga ang huhubog sa ugali mo, sa pananaw mo, sa paraan ng pananalita mo. Minsan nga yung paraan ng pananamit mo na i-imitate mo sa parents mo. So, tignan natin yung comment ng ating mga tutors, ay ng mga tutis. Family is where you feel like home. Alright, according to James Masanggat. Okay, sabi niya, family is where you feel home. Tama. Kasi dapat at home ka sa pamilya mo. Ma-i-open up mo yung problema mo. At, di ba, sabi nga natin, yung pamilya natin, yung nagbibigay sa atin ng, kumbaga, ng mga values, sila nag-i-instill ng values sa atin kung paano tayo umakto. Kaya nga, di ba, tagasaan ba yung bata niya, di ba, ang mga tanong ng mga matatanda, tagasaan yung bata na yan? O, di ba? Ano nga aplido niyan? Ah, okay. O, di ba? Family is love, according to Nyla Sef Garcia. Love, love, love. Totoo, dan talaga sa pamilya nagsisimula ang pagmamahalan. Kasi sabi nga natin last week, kapag kompleto sa pagmamahal at aruga ang isang bata, ay hindi siya maglulong ng pagmamahal sa iba. Kaya nga, di ba, maaga nag-aasawa yung iba. Kasi nga, naghahanap sila ng love. Kasi probably, hindi yung love tank nila ay hindi napunan, kumbaga hindi puno, may missing. According to Jaya Kanama, hello anak, family is the smallest unit of society which composed of mother, father, and the children. Tama. Ang isang pamilya ay binubuo ng nanay, ng tatay, at ng mga anak. According to Eman Alburo, good afternoon. Gas 12 Democrat. Hello anak Eman, good afternoon. James, hi, family. Nyla Sef Garcia. Family is where you find comfort and care. Family is comfort from faith. Okay, so, Sabi nga natin, napakasarap magkaroon ng pamilya. Yung iba kasi, di walang pamilya, di ba? Minsan, nakakahanap yung ibang tao ng pamilya sa katauhan ng kaibigan. O, di ba? Kung wala ka mang, halimbawa, abandoned ka or wala kang pamilya, nakakahanap ka ng pamilya sa mga kaibigan, nakakahanap ka din ng pamilya sa katrabaho. O di ba, meron kang mother figure halimbawa sa school, sa office na pinapasukan mo, anumang ahensya 'yan, di ba, nakikita mo pagpunta mo sa school, di ba, nakakakita ka din ng pangalawang pamilya mo. Kasi yung mga teacher mo, sila yung nagiging pangalawang nanay at tatay mo. So, maliban sa bahay, may pamilya ka. Sa eskwelahan, meron ka ring pangalawang pamilya. So, makikita mo yung mother figure or yung father figure sa kanila. Pwede din yung figure ng kapatid mo. Nakikita mo kasi meron mga teacher na kuwela. Ayan, dun, parang makikita mo yung kuya mo o yung ate mo. O ganun lang kay ma'am at ganun lang kay sir. Okay.
So meron pa bang idadagdag yung ating mga tsutis, yung ating mga taga-subaybay sa hapong ito? So I guess pwede na tayo mag-proceed. So sabi nga natin ay related itong mga family, kumbaga itong definition ng pamilya na ibinigay nyo ay related sa ating tatalakayin for this afternoon. Okay. So pagbati from Daniel Javillonar Valdez. Good afternoon po, Daniel Javillonar Valdez from 11 Arroyo Humes from Tumauni National High School. Okay, from Tumauni National High School, sa lahat ng mga nakatutok, estudyante o guru man, welcome po sa ating program at sana ay meron tayong maibahagi sa inyo sa hapong ito. So sa mga nagbahagi, congratulations, binabati ko kayo kasi kitang-kita yung pakikiisa nyo kahit na virtual o live or nandyan kayo sa bahay ninyo. Ramdam na ramdam ko sa kinaupuan ko yung eagerness nyo na mag-participate sa ating discussion. Alright, so tumungo na nga tayo sa ating discussion for this afternoon. So sabi dito, the roles of Filipinos' indigenous social ideas to national development. So ito pala yung mga roles of Filipinos. Una, kapwa or shared identity. Pangalawa, kagandahang loob, shared humanity. And pangatlo, familism. So dyan kasi iinog or dyan tatakbo yung ating i-discuss for this afternoon. Again, kapwa na na-discuss natin last time. Pero at this moment, papalalimin pa natin siya. Kagandahang loob. Paano ba nakikita yung kagandahang loob? Bubulat-latin ba natin yung puso? Definitely hindi. Kasi nakikita yan sa, halimbawa sa paraan ng pagsasalita ng isang tao, mararamdaman mo yung kagandahang loob niya, yung simpleng pagngiti. At familism. So hiningi nga natin yung definisyon ng pamilya sa inyo. True po, ka-understanding. Hello James Masanggi, true po. Okay, true. So, also, Filipino social ideas can be linked in the context mandated by the DepEd and its core values. So, the Department of Education has core values. Una, maka-Diyos, makabansa, makatao, and makakalikasan. So, yan po yung core values na palaging ini-instill na kapag pumasok ka sa DepEd mula elementary, junior high school, hanggang senior high school. So, tinuturuan natin yung mga bata na maging makatao, maging makakalikasan. Makakalikasan sa aspeto halimbawa ng, laging sinasabi sa classroom, pulutin yung mga basura nasa paligid nyo. Kasi in that way, tinuturuan natin yung mga mag-aaral natin na maging responsable. Halimbawa, yung simpleng pinagbalatan ng candy, instead na itapon mo, ibulsa mo. Kapag nakita mo marumi yung paligid mo, halimbawa sa seminar, manguna ka maglinis. Wala nang mawawala sa'yo. Bagkos lilinis pa yung area. At saka ang sarap kasi sa pakiramdam ng malinis. Diba? So, again, dito iikot yung discussion natin sa tatlo, kapwa, kagandahan loob, and familism. So sabi nga natin, ang DepEd ay merong core values na lagi ini-instill sa mga mag-aaral para maging mabuting tao. Okay. Alright, so kapwa, Filipino core values versus Western influences. Ano ba kasi yung Western influences na yan? In short kasi, itong Western influences, ang gusto niya kasi ay kanya-kanya. Samantalang tayo mga Pilipino, ang gusto niyan, ako, tayo. So tignan natin dito, di ba? Sabi niya, Filipino core value of kapwa Filipino was threatened by spreading Western influences. Sabi nga natin, yung Western influences, ang gusto niya ay kanya-kanya. Sabi dito, according to Virgilio Enriquez, the father of psikolohiyang Pilipino, when ako starts thinking himself as separate from kapwa, the Filipino self becomes individualized. Thus, it denies the status of kapwa to the other. So sabi niya, di ba, ako, kapwa ay iisa. Ako at yung kapwa ko ay iisa. So yun yung gustong i-highlight nitong si Dr. Virgilio Enriquez. Okay, so kapwa. This is the core concept in Filipino psychology. Sabi nga natin, paano ka ba nakikipagkapwa-tao? Sa pamamagitan halimbawa ng pagtulong. Kapwa also defined as recognition of shared identity. So tayo mga Pinoy, kilala daw tayo sa pagiging pakikipagkapwa-tao natin. Kapwa also is an inner self with others.
Also, kapwa, the recognition start with oneself and not from the others. So, dapat daw, kumbaga, nare-recognize mo muna sarili mo. Kumbaga, mahalin mo muna yung sarili mo, irespeto mo yung sarili mo, para mahalin at irespeto ka ng kapwa mo. Kasi dapat nagsisimula yan sa sarili natin. Hindi pwedeng i-demand mo na irespeto ka ng iba kung hindi mo alam irespeto yung sarili mo. So, makikita mo yon sa paraan ng pagsasalita ng isang tao. Ano ba yung mga lumalabas na mga salita sa bibig niya? Positive ba or negative? So, dun pa lang, kumbaga, i-assess natin yung sarili natin. Diba? I-assess natin yung sarili natin. Ano ba yung mga lumalabas sa bibig natin? Masama ba o mabuti? Diba? So, yun yung itinuturo natin. Diba? Na as much as possible, alam natin yung tama at maling mga salita, pero piliin natin kasi yung mga words na yan, minsan nakakasugat yan. Nakakasugat yan ng puso. Di ba? May mga salita tayo na tagus sa puso. Tagus sa puso, pagka positibo yung sinabi mo, pero pag negatibo, mag-iiwan niya ng sugat eh, ng lamat. Alam mo yan, mahirap siyang i-heal. It takes time para mag-heal yung mga salitang nakasugat sa atin. The ako, or ego, and iba sa akin, others, are the same in kapwa psychology. Hindi ako sa iba sa aking kapwa. So, ganyan kasi tayo magmahal. Di ba nga sabi natin ang mga Pilipino ay kilala dahil sa pagiging close family ties. Siyempre, ay, kapamilya ko yan. Hindi pwedeng hindi ko yan tulungan. Di ba? Pag inabot, kung ano yung kakainin mo, iisipin mo, dapat matikman din nila. So, ganun kasi ako eh. Dapat matikman na pamilya ko kung ano yung kinakain ko. Yung si Shooter M. Pero sabi dito ni Enriquez, 1978, hindi ako iba sa aking kapwa. So, tama. Hindi ako iba sa aking kapwa. Kasi nga, kapamilya mo din eh. Kung ano yung meron ka, share mo sa kanila. Okay? So, yun yung pakikipagkapwa natin. At hindi lang sa pamilya natin, sabi nga natin kanina, ang pamilya hindi lang makikita sa nanay, tatay. Ang pamilya, sabi nga natin, pwede mo rin makita yan sa kapamilya mo, ay sa katrabaho mo, sa kamag-aral mo. So, kung saan ka man nagpupunta, sa, halimbawa, aside from teacher, nagsaserve ka sa simbahan, makikita mo din yung pamilya mo. Marami kang organisasyong kinabibilangan. So, bawat organisasyong kinabibilangan mo, kumbaga, meron kang karakter. O, diba? O, halimbawa, sa bahay mo, tatay ka, sa simbahan, choir member ka, nagsaserve ka. So, choir member ka. So, ginagawa mo yung part mo. Kumbaga, nag-i-exist yung role mo dun sa grupong kinabibilangan mo. Kagandahang loob. So, ito yung sinasabi natin, Sir, paano po bang makikita? O, Tutor M, paano po bang makikita kagandahang loob? Sabi dito, the linking socio-personal value. Nag-radiate kasi yung kagandahang loob. Halimbawa, yung simpleng nalaglagan ka ng cellphone, nalaglagan ka ng gamit, inabot sa'yo. Halimbawa, hinanap ka talaga yung wallet mo, tapos andun yung ID mo, hinanap ka talaga. Diba? Ay, ang sarap naman sa pakiramdam. O halimbawa na lang, itong suot ni Tutor M ngayon, kagandahang loob. Meron, kahapon kasi nagpaborda si Tutor M. So, may ginagawa si Manong na nagboborda. Pero alam mo yon, parang naramdaman niya kasi na malayo pa iuuwian ko. Inuna niya nang bordahan yung aking damit, o diba? Sa ating Ito Live program. So, kaya merong outfit si Tutor M. Alright. Naisagway lang natin. So, sabi dito, kagandahang loob influences a person to accommodate the needs and purposes of the society in general. So sabi nga natin, 'di ba, kung ang lipunan ay hindi lang naman puro magaganda eh, para sa storya, 'di ba? Hindi lang naman puro bida. Meron ding kontrabida. Kaya nga 'di ba, sabi natin sa talakay natin previously ay nababalanse ang society. Dapat mayroong masama, may mabuti. Kasi kung walang masama, kung puro mabuti, ano yung role ni police? Sino nihuhulihin niya kung puro mabuti? Kaya nga balanse yung mabuti at masamang tao sa isang lipunan. Kasi, sabi nga natin, itong role ng police ay hulihin yung mga gumagawa ng hindi maganda na naaayon sa mata ng lipunan. So, kagandahang loob, if a person values kagandahang loob, he or she values karangalan or dignity, katarungan, justice, kalayaan, or freedom. So, tatlo daw. Kapag meron ka kagandahang loob, naka-instill na rin yung values ng karangalan or dignity, katarungan, justice, and kalayaan. So, halimbawa ay, ito kasi yung nag-uugnay sa tao.
Panatang Makabayan. So, di ba nga sabi natin, di ba, katarungan at kalayaan. Sa Panatang Makabayan, di ba, binabanggit yung mga yang mga core values na yan. So, yun kasi yung mga Filipino values na meron tayo. Kumbaga, yan yung trademark natin. Kagandahang loob. Alright. Ills in our society. So, ano ba yung mga sakit ng ating lipunan? Kung pinag-usapan natin yung mga kagandahan ng pag-uugali ng mga Pilipino, yung mga values na ini-instill sa atin, ng ating mga magulang at ng ating mga ikalawang magulang sa paaralan, ano naman daw yung mga ills o yung mga sakit ng ating lipunan? Critics said that the following Filipino norms are primary source of ills in our society and weaknesses in our national character. So ito daw yung mga, tawag dito, ito daw yung mga katangian ng mga Pilipino, ng mga sakit ng mga Pilipino. Una, pagiging mahihiyain. Hiya. Ay, sorry. Ang gusto niya dito, politeness or shame. Tama, mahihiya. So, kasi tayo mga Pilipino, kumpara sa iba, di ba, parang mahihiyain. Makikita mo estudyante mo nahihiya. Unlike sa ibang bansa, kasi yung mga mag-aaral talagang very expressive kasi sila eh. Kasi tayo mga Pilipino ay pagkapas unang pasok sa eskwela, nakikiramdam pa tayo eh, nahihiya pa tayo eh. Kasi pagpapakita yun ng pagpapakumbaba. So, dapat daw kasi tayo mga Pilipino ay ito kasi yung mga nababanggit natin, ito yung mga ills o yung mga sakit ng lipunan. Una, hiya. Pangalawa, pakikisama. So sabi nga natin, di ba, kahit na mali na yung ginagawa, dahil kailangan mo makisama, gagawin mo na rin yung masama. Sabi ni James Masanggit, true po. Anto, we miss big opportunities because of hiya. Tama. Kasi nahihiya tayo na, halimbawa, ipakita mo agad yung galing mo. Natatakpan nga, natatabunan nga. So, dahil nga, number two, nakikisama tayo. Yung example natin dyan last time ay, di ba, may pinapatay yung building. Tinipid ang tinipid yung budget kasi nga, di ba, lowest bidder. So, ngayon, yung natirang pera, instead na puntahan pa sana ng ibang project, pinaghati-hatian na. So, hindi ka naman pwedeng hindi makisama kasi kapag natag ka na hindi ka kumbaga napangalanan ka, namarkahan ka, hindi ka marunong makisama, out ka sa society or out ka dun sa may, kumbaga, negative yung notion sa'yo. Ano ba naman ito? Hindi marunong makisama. Diba? Ang KJ naman ito, ano ba, nagkaayaan. Ayan yung mga kabataan natin. Nagkaayaan, pupunta tayo kay ganito, diba? Makikitulog, gagawa ng module. Tapos, hindi ako pinayagin ni mama or ni papa, ni nanay or ni tatay. Ano ba naman ito? Walang pakisama. Diba? Namamarkahan ka na walang pakisama. Kaya minsan, nagdadahilan ka na talaga na, mama, papa, urgent po talaga yung module namin eh. Group activity po ito. Magsushooting po kami. Hindi po pwede hindi ako kasama. Diba? So, number three, utang na loob. Ayan. Mahirap magbayad ng utang na loob. Halimbawa, ay ginawan ka ng kapwa mo ng mabuti. In return, ay, alam mo yun, halimbawa ay tinulungan ka makapasok halimbawa sa trabaho mo. Tapos, yung taong nagpasok sa'yo, may utang na loob ka doon. So, syempre, kahit na wala ka, magbibigay ka pa rin ng regalo. O, diba? Yun kasi yung pagtanaw ng utang na loob natin, kahit na wala ka, magbibigay ka. Kasi, once na makita may taon yun, ayaw niya tumulong sa akin para makapasok ako sa trabaho. So, kahit na, yun nga, ang negative part doon, kahit na wala ka, huhugot ka. Kasi, tumatalaw ka nga ng utang na loob. For number four, bahala na responsibility. O halimbawa, naging class president ka. Right? Merong project. Bahala na, andyan naman si vice president, andyan naman yung kinatawan, andyan naman yung body ng organization. So, yun yung isang sakit sa ating lipunan. Bahala na. Kasi iniisip mo, meron ka pang vice president at meron pang ibang mga counselors o meron pang ibang officers na dapat gumawa. O, diba? Yun kasi yung nasa isipan natin. For number five, manana habit. Ang pagkakaalam ko sa manana habit ay ito yung kanina, manyanita, yung parang nakakasayahan tas ikaw yung host. O yan. Pagka natapat sa'yo na ikaw yung host, sa bahay mo gaganapin halimbawa yung pagtitipon, yung meeting man yan or kasiyahan man yan, ay kahit wala ka, mangungutang ka. So, yun na yung nangyayari sa mga Pinoy, di ba? Excuse me. May mga bisita ka, dahil wala ka, mangungutang ka. Hanggang sa nakapatong-patong na yung utang.
Kasi nasa kultura kasi natin yung pag-utang eh. Kaya nga, gustong-gusto dito ng mga taga, ng mga Bombay, 5-6. Oo, kasi dito sila nabubuhay eh. Oh, tayo na alam mo yung malaki yung tubo. Pero doon sila kasi kumikita, kaya gustong-gusto nila dito nagpapautang sa mga Pilipino. Kasi masisipag tayo mga Pilipino eh. Yun yung mga karakteristik natin eh. Mapautang tayo, tapos hindi natin alam na ang binubuhay na pala natin, yung napautang sa atin, kahit pa rin tayo ng kayod. O, diba? For number 5, o yan, sabi nga natin, manana habit. For number 6, ningas kugon. So before natin puntahan yan, according to James Masangat, sabi niya, isang negative part po noon ay gini-guilt trip tayo minsan noong tumulong sa atin. Like parang wala kang utang na loob kung makaasal. Totoo yan. Diba? Yun kasi yung parang nagmamalaki ka na ngayon porque ito na narating mo. Hindi naman, nakataon lang na busy ka lang. Diba? Pag hindi ka nakapagbigay, marimot ka na. Hindi ba pwedeng may utang ka din, hindi lang halata na may utang ka. O, di ba? Hugot yan ang mga teacher. Hugot yan ang tutor. Biro lang. So, puntahan natin yung number 6, ningas kugon. So, ito daw yung sakit sa lipunan ng mga Pilipino. Yung bang, ando, nag-aalab yung puso mo na mag-serve, nag-aalab yung damdamin mo na gawin yung isang proyekto, na tapusin yung isang produkto, halimbawa, sa simula lang pala. Di ba? Yan yung ningas kugon eh. Pag may kasama ka, go ka. Pero kapag nag-iisa ka na lang, hindi mo na tinapos yung halimbawa, pag-aaral mo. Masarap lang sa pakiramdam kasi andiyan yung mga kaibigan mo, pero kapag nahihirapan ka na, ala na. So, dapat i-sustain natin. Halimbawa, nag-aral tayo. Yung eagerness dapat natin, i-sustain natin sa sarili natin para matapos natin yung pag-aaral natin. Kasi merong naghihintay na mas better opportunity kapag natapos natin yung pag-aaral natin. Pero hindi natin kinukulong na kung sino lang yung nakapag-aral, sila lang yung mga magtatagumpay sa buhay. Diba? Basta gawin lang natin kung ano yung pinakagusto natin. Katulad sa ibang bansa, diba? Meron silang school for music. Kumbaga, ano lang silang ibang gagawin kundi kumanta. So, nahon nila yung kasukdula ng galing nila. So, ano sila? Nagpa-perform sila. Mahusay sila mag-perform. Samantalang dito kasi sa ating sa Pilipinas, hindi naman sa negative, ha? Wala akong minimin dito. Kasi, kumbaga, nagmumultitask kasi tayo mga Pilipino, eh, diba? Kumbaga, yung pagkanta ay isa lang na dapat kakayahan mo bilang isang guro, alimbawa. At tapos magaling ka dapat din sa mahusay ka din or dapat nakakasabay ka rin sa technology at the same time. Kasi in this time of pandemic, hindi pwedeng hindi ka marunong gumawa ng nakakatuwang PowerPoint, hindi pwedeng hindi ka marunong mag-in sa mga link, ayan, yung mga meeting, kasi di ba nga virtual meeting na yung nangyayari. So, yun yung mga ills ng ating society. Again, ulitin natin yung anim. Hiya, pakikisama, utang na loob, bahala na, manana habit, at ningas kugon. Steps to rectify. O, ito daw yung mga paano daw natin masusolusyonan itong mga nabanggit nating ills sa society. So, according to Hokano, meron daw mga steps to rectify the ills in our society. So, ano-ano ba yung mga steps na sinabi ni Hokano? So, sabi dito, number 1, restore our indigenous ideas instead of highlighting the superiority of the Western models. Kapwa, pakikipag kapwa natin. Di ba nga sabi natin yung Western, ang sabi ay, thank you Tutor A, go Tutor M. So, restore our indigenous idea. So sabi nga natin, yung pakikipagkapwa natin kasi nga yung Western models ay ang gusto niyan ay unahin yung iba. Samantalang kasi tayo mga Pilipino ay pakikipagkapwa. Again, itong Western models ay kanya-kanya. Ito yung gagawin ko eh. Tayo kasi mga Pilipino, ano gagawin mo? Sige, tulungan kita. For number 2, accepting our traditional values more positively. These values are the foundation of our inner strengths. Ethical principles, moral fiber, and cultural ideals as a nation. So, let us continue practice our beliefs, traditions, and culture. Sabi dito, accept our traditional values more positively. For number 3, assess the functions of our values more in terms of the logic and moral authority of our tradition. So, sabi dito, pag-uugali. Paano doon mo makikita yung pag-uugali mo? Sa pamamagitan ng, kumbaga, di ba,
sa pamamagitan ng paggalang. Paano mong ipapakita yung pag-uugali mo sa mga matatanda? Di ba sa pamamagitan halimbawa ng pagmamano, sa paggamit ng po at opo. Kasi ito yung way natin para igalang yung ating mga, yung mga elders, yung mga mas matanda sa atin. Gumagamit tayo ng po at opo at sa pamamagitan ng pagmamano. Pero sabi nga natin, sa panahon ngayon, medyo nagbago yung ganong kinagawian natin. Kasi nga, and di ba, social distancing. Tapos bawal din yung magkahawakan. So, pwede siguro natin ipakita yung simpleng pagngiti. Pero, tutor, paano makikita yung pagngiti? Natatakpan din ng face mask. Basta magra-radiate yun. Mararamdaman nila yun. Di ba? Yung simpleng pagngiti. Yung simpleng paggalaw ng ulo. Ayan. Right. According to Julius Lazarte, watching from San Vicente Pilot School for Philippines Craftsmen SDO Pampanga. Hello, Julius. At sa San Vicente Pilot School, salamat sa pagtutok. Good afternoon to all of you. Okay, for number four, sabi dito, concentrate on academic and civic endeavors while reviving the inner strength of our culture instead of criticizing its weakness. Ayan, dyan kasi tayo sana yung mga Pilipino, eh, diba? Eh, hindi naman mga Pilipino, kahit mga ibang lahi din. Kung ano yung kahinaan ng isa, yun yung laging pinopoint out, di ba nga yung mga bansa, halimbawa kalbo, ayan, kung ano pa yung mga bansa, yun yung talaga itinatawag sa atin. So sabi dito, sa isang, di ba nga, ang lagi nating halimbawa dito, yung isang bond paper, ano yung una natin nakikita? Hindi naman yung kabuuan na bond paper na malinis, kundi yung tuldok, yung mga dumi. Yun yung una nating nakikita, hindi yung kalinisan. For number five, incorporate the positive features of our values in textbooks and teaching strategies in schools, in managing public and private organizations, in advertising our products, in writing stories, and in producing programs for radio, television, and the cinema. So sabi nga natin, ini-instill pa rin natin yung mga moral values sa mga maikling kwento, sa mga movies na napapanood natin. Diba? Halimbawa, yung mga alamat na nabasa natin, ano ba yung mga moral values? Halimbawa, na lang itong alamat ng pinya. Diba? Ano yung gustong ituro sa atin na huwag natin gamitin yung bibig natin sa paghahanap ng mga bagay-bagay. Gamitin natin yung mata natin para makita natin yung mga hinahanap natin. Kasi dapat mahaba yung pasensya mo, may patience ka. Diba? Para, kasi kapag maikli yung pasensya mo, ay mabilis ka magagalit, marami ka makakaaway. So, yun, yung moral values na gustong i-insel sa atin itong alamat ng pinya. At yung iba pang mga movies at saka iba mga textbooks at ay meron din sila mga moral values na gustong i-instill sa atin. Okay, familism, pamilya. One of sources of corruption. So, according to critics, ha, corruption in society and the weaknesses in Filipino. So, yun daw yung familism. Kasi nga, sabi nga natin, di ba, kung ano yung ginagawa ng mga magulang mo, ay yun yung magiging ikaw. So gusto ko lang i-share sa inyo yung napanood kong documentary sa mga mata ni Ekang. So yung bata, lumaki siya na yung mga magulang niya nagtitake ng drugs. So sa paningin niya, yung ginagawa ng parents niya ay tama. So more or less, ganoon din yung gagawin niya. Kasi nga, sa mga mata niya, yun yung tama. So yun lang yung mas maikling pagpaliwanag. Diba? Kung ano yung nakikita mo sa pamilya mo at kung ano yung pamilya mo, yun din yung magiging ikaw. Pero kung negative naman yung pinanggalingan ng pamilya, makatutulong nga yung nag-aaral ka para malaman mo yung tama sa mali. So sa sabi dito, familism deeply ingrained in Filipino minds and hearts. Familism means to protect the honor of the family. Ano ba yung, di ba nga sabi, honor of the family, paano mo bang binibitbit yung pamilya mo sa pamamagitan ng pangalan at apelyido mo? O di ba? Sa apelyido pa lang, okay. Yan yung apelyido mo, okay. Oo, kilala ko yung mga yan. O di ba? Nagbabase yung mga kabarangay mo, yung mga kasama sa komunidad sa apelyidong daladala mo. Also, must be used as a principle of mutual protection in organization. Use familism as a mechanism of teamwork. Ayan, teamwork, tulungan ang isang pamilya.
kung nakita mo nahihirapan yung nanay mo o tatay mo, tumulong ka. Kasi later on, yung mga pamilya mo tumulong sa'yo para makatapos ka ng pag-aaral. In return, hindi naman ito inuobliga. In return, syempre, susuklian mo, di ba, yung mga hirap at pagod na ginawa ng pamilya mo sa iyo. Nung hirap na hirap silang pag-aralin ka. Okay. Yun kasi yung pamilya, di ba, tulungan. Kung ano yung problema, pinag-uusapan. Familism, from proverbs and poems, sabi dito. Ito daw yung mga fundamental human rights. Courtesy, manliness, dignity, or personal honor, prudence, self-control, honesty, tolerance, brief in God, cooperation, and assistance in social life. So yun daw yung familism. Significance of Filipino philosophy to national development. So ito daw yung three sectors in the national economy. Na sabi nga natin, di ba nga, ang mga Pilipino ay marunong makipagkapwa. Ito daw yung ambag o yung kahalagahan nun. Sa primary sector, sources of raw materials. Ano-ano ba yung mga raw materials natin? Di ba yung mga sa agriculture, andyan yung mga pagkain natin. Forestry, yung mga kahoy na ginagamit natin para maitayo yung bahay natin. Fisheries, yung mga isang kinakain natin. And so on and so forth. For secondary sector, manufacturing and industrialization. So ito yung mga produkto na kinukonsumo natin. Tertiary sector, ito yung mga services na tinatanggap natin sa lipunan. So sabi nga natin, ano-ano ba yung mga servisyo ibinibigay ng tao? Hindi ba andyan yung mga guro, mga lawyer, mga kapulisan natin? So yan yung mga nagpapanatili ng maayos na lipunan. So dahil dyan, sabi dito, the philosophy teacher, so di ba nga sabi natin, lagi yung sinasabi natin dahil maubusan na tayo ng time, malaking factor si teacher kasi si teacher yung nagmumold ng society kasi bago naging tutor M, si tutor M ay nagdaan muna siya sa kanyang mga teacher. So di ba, yung mga moral values na ininstill sa atin, yung mga learnings na ibinigay sa atin ay malaking tulong para maghubog din tayo ng mga kabataan. So, in addition, philosophy teacher is responsible for, number one, broadening and enlightening the mind, pagbubukas ng kaisipan mula sa tama at sa mali. Number two, engaging in the intellectual legacy. Ano ba yung magiging ambag mo sa lipunan? Kaya nga, di ba, sinasabi yung tama at mali. Ano ba yung magiging ambag mo sa lipunan? O, di ba? And for number three, providing ideas. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi magsikap sa buhay. Dapat madiskarte. Kasi nga, ipinapakita na sa atin, hindi lang yung mga theories, kundi yung realidad ng buhay. So, normally kasi yan sa senior high school, yung TVL, talagang hindi lang puro theories, talagang nag-hands-on sila na magmasa at marami pang. And for our post-assessment, for our direction, true or false lamang ito, for question number one, DepEd's core values are makajos, makabansa, makatao, and makakalikasan. Is it true or false? So dahil dyan, maubusan na tayo ng time. The correct answer is true. Hello, Tutor M, watching from MRHSS, D.O. Mabalacat City. Hello, Edson. Okay, according to Masangget James, 3. Ay, sorry, ang sabi niya ay letter T, true. For number 2, familism is deeply ingrained in Filipino minds and hearts. So, napindot na rin ni Tutor M ang tamang sagot. So, it is true. For number 3, if a person values kagandahang loob, he or she values karangalan, katarungan, and kalayaan. Is it true or false? Okay, so hindi na natin mahahantay yung sagot ng ating mga tutis. The correct answer is true. For number 4, Virgilio Enriquez foresaw that the Filipino core value of Kapwa Filipino was threatened by spreading Western influences. For according to James, number 3, ang sagot niya sa 3 ay true. For number 4, the correct answer is true. And for the last number, the philosophy teacher or the philosopher contributes essentially to the services sector. Is it true or false?
Again, the philosophy teacher or the philosopher contributes essentially to the services sector. For our for the question number 5, the correct answer is true. All right, so that ends our discussion for this afternoon. Maraming salamat po sa pagtutok. James Masanga, thank you for your active participation for our post-test. So, hindi ko na po mababangkit yung mga tutors ng Humanities and Social Sciences. Naka-flash na po yan sa ating screen. And ako minsan pa ako po si Tutor M na nagsasabing mag-aral na mahusay upang magtagumpay sa buhay. Maraming salamat po sa pagtutok sa hapong ito. At susunod na po ang programang Tanong ng Kabataan. If you have questions, pwede nyo pang iscan ang QR code na nasa screen. At minsan pa, ang makakasama sa Tanong ng Kabataan ay walang iba kundi si Tutor Edson and Tutor A. Maraming salamat po sa pagtutok at salamat sa pagsubaybay.